Ayan. Welcome na naman sa aking channel. Ito pala sa aking mga subscribers, viewers, excited viewers. Sana na sa mga kita na ganyan kayo. Sana kapagod kayo sa support sa channel ko. Sa hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please naman po mag-subscribe and hit the notification bell para updates kayo sa mga uploads ko. Maraming salamat! Siya ang kauna-unahang kampiyon ng Pilipinas Got Talent. Si Jovit Baldivino, na nakilala sa kanyang humble beginnings, ay isa sa may pinakamatatayang talento sa showbiz. Ngunit sa batang edad na 29, ay pumanaw na si Jovit. Narito ang kwento ng kanyang buhay. Life before showbiz. Ang singer-actor na si Jovit Lasin Baldivino ay pinanganak noong October 16, 1993. Simple lang ang buhay na kinagisnan niya sa Rosario, Batangas, kasama ang kanyang amang si Larry na tubong dalaget sa Cebu at ng batanggenyo niyang ina na si Cristita Baldivino. Isa si Jovit sa limang magkakapatid. Sa isang panayam sa kanya ilang taon na ang nakakaraan, ay naibahagi ni Jovit ang tungkol sa kanyang naging buhay bago pa man siya makilala ng publiko. Pagsasalarawan pa nga ni Jovit ay walang-wala talaga sila dati, o sa madaling salita ay isang kahi, isang tuka. Anya, pahirapan silang pamilya sa paghaharap ng trabaho kung saan ang kanyang ama ay umi-extra sa bakery na malapit sa kanila. Baliktaran pa ni Jovit na akala nila minsan na may trabaho ang ama sa tuwing umaalis ito ng bahay. Yun pala ay wala, ngunit gumagawa naman ito ng paraan upang kahit paano ay mayroong may pangtustos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan kahit man lang sa pangkain nila. Naging madaling haga naman ang sagot ni Jovit nang tanungin siya kung ano ang ikinabubuhay nila kapag walang makuhang pera ang kanilang tatay. Anya, nagbubungkal ng pagkain. At upang makatulong din sa pamilya at pinagpatuloy ang kanyang pag-aaral, ay nagtitinda si Jovit kasama ang kanyang mga kaibigan ng siomay sa palengke matapos ang kanyang klase. Tulad ng ibang kabataan, ay naging libangan niya ay ang paglalaro ng basketball, maging ang pagkain sa dahon ng saging at maligo sa ilog kasama ng mga kalaro at kababata. Early experiences in singing. Tila nakatadhana nga kay Jovit ang pagiging isang maaawit. Ayon niya sa kanyang ama ay sobrang idolo niya ang sikat na American rock star na si Bon Jovi, kaya ito dapat ang ipapangalan niya sa anak. Ngunit hindi daw pumayag ang pari kasi pambabae ito. Dahil nga raw sa desisyon ng pari at may sikat na singer naman noon na nagangalang Jovit Moya, kaya naging Jovit na nga ang pinangalan niya rito. Nagsimula si Jovit na makitaan ng hilig sa pag-awit noong siya ay 3 taong gulang pa lamang. Ayon kay Jovit, hindi man niya eksaktong matandaan kung paano nagsimula ang pagkanta niya, pero anya, parang kinagista na umano niya sa kanyang isip na kumakanta talaga siya. Kahit nga raw mali ang lyrics niya, may melody naman ito. Mas nahasa nga raw ito nung elementarya siya at tuwing kumakanta siya sa mga fiesta. Inihayag naman ni Jovit na ang kanyang musika ay self-taught at umaasa siya sa pagmamahal niya sa musika upang matuto kung paanong umawit at ang tumugtog ng iba't ibang instrumento. Anya, hindi siya nagpapaturo, nanonood lang siya at pagkatapos nga nito ay sinusubukan na niya. Katunayan, sa edad na 12 taong gulang ay nakabuo na si Jovit at naging parte ng 2 banda na kasakasama niyang tumutugtog sa mga baryo kapag may mga okasyon, lalong-lalo na sa mga piyesta. Halos mga kasing edad niya ang mga kabanda sa 2 bandang nagangalang Malitita at Salupa, kung saan ay vokalista at bass guitarist siya pareho dito. Kwento ni Jovit, nagsisimula silang tumugtog ng alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi na may konting pahinga sa gitna. Pasok lang po ng malungkot na balita. Pumanaw na po ang magaling na singer na si Jovit Baldivino. Kinumpirma sa Brigada Batangas ng pamunuan ng Jesus of Nazareth Hospital sa Batangas City na pinawian ng buhay si Pilipinas Got Talent Season 1 Grand Winner Jovit Baldivino kaninang alas 4 ng umaga. Siya ay 29 years old lamang. Matatanda ang isinugod sa hospital ang singer matapos na sumama ang pakiramdam nito habang nasa isang party sa Batangas City. Ayon na rin sa Facebook page ni Dr. Tony Liachon, ang ikinamatay ng singer ay hemorrhagic stroke na sanhi ng brain aneurysm. Ano nga ba ang brain aneurysm? Pakinggan natin ang paliwanag dito. Ipinaliwanag ang brain o cerebral aneurysm bilang paglobo sa mahihinang bahagi ng walls ng artery. Ang artery ang mga ugat na dinadaluyan ng dugo mula sa puso.
Sa paglaki ng aneurysm o lobo sa ugat, mas nagiging manipis ang artery walls. Pwede ito magdulot ng pagputok o rupture ng naturang ugat. Kadalasang asymptomatic o walang sintomas ang brain aneurysm. Pero kapag pumutok ito, ilan sa pwedeng maranasan ay labis na pananakit ng ulo, pagtaas ng presyon, pagkahilo, pagsusuka, at pagkawala ng malay. Kung matatandaan natin, ganito din ang nangyari sa pumanaw na aktres na si Isabel Granada at sa magaling na aktor na si Fernando Poe Jr. Rest in peace, Jovit Baldivino. Ilang mga celebrities ngayon ang nagdadalamhati, isa na rito si Marcelito Pomoy sa kasamahan sa showbiz at music industry ni Jovit Baldivino sa kanyang biglaan at paagang pagpanaw. Sa isang Facebook post, inihayag ni Marcelito ang kanyang paghihinagpis sa pagpanaw ni Jovit na isa umano sa una niyang naging kaibigan sa showbiz at sumuporta sa kanya sa kabuuan ng kanyang PGT journey. Ibinahagi rin ni Marcelito na bago bawian ng buhay, ang kaibigan bandang alas 4 ng madaling araw, December 9, ay tumawag pa raw siya sa pamilya nito at nakipag-video call. Ani ni Marcelito, "Pare Koy, 3:33 this morning. Pinipilit ka pa namin kausapin at gisingin baka magmilagro pa. Sobrang sakit mawalan ng isang kaibigan. Ikaw yung taong unang sumuporta sa laban ko sa PGT. Pahinga ka na. No more pain, Pare Koy. Isa kang tunay na kaibigan. Hinding-hindi kita malilimutan." Don't subscribe, but click the notification bell.